Back sa ating channel. Ayan mga kalapatids, nandito tayo ngayon sa Fairview. Meron tayong i-interviewin. Idol natin to. Ayan na po. Ayan. Ito si Idol Bait. Magandang gabi po mga kasubis. Mga ka-Kimcam, anong channel ni Kimcam? Sa... Pwede magtanong pero wag lang mat, ha? Baka mamaya mahirapan si Bait eh. Sa... Idol, marami nang nakakakilala sa'yo. Pero syempre, mas gusto ka naming makilala deeper. Paano ka bang nahilig sa pagkakalapate? Kailan ito nagsimula? Ito pag-ibo na ito, nasabi ko na nga ito sa mga aking mga sinaunang interview. Sabi ko mula pagkabata, parang tulad ng karamihan, lahat naman po tayo parang pagtatanungin kung bibigyan ng pagkakataon. Mula pagkabata, 7 taon, meron na po tayong ipon, dinadala natin sa San Beda. Dala po natin yan, lagi po natin binibitawan. Tapos tatlong benching ko, inabot yung mga sarong, tatlong benching ko ikaw, ate? Hindi, pinapanganak mo. Yung tatlong benching ko lang po, inuhulog yan sa telepono, tapos itatawag mo na kagad. 3 minutes yun. Tatanong mo kay Manang kung dumating na po ba yung ipon natin. Pag dumating ngayon, di ba, siyempre, masarap na sa pakiramdam, makakapag-aral ka na ng maayos. Alam ko kung uuwi sila kasi nasusubukan ko na mas malayo. Pero that time, wala pa akong knowledge sa pagkakalapate kasi maniwala po kayo sa hindi, parang tulad niya uli. Pagka malaki ilong, gusto na agad. Pangarera. Eh hindi, yung pangarero, papangitan, pahalitan ng ilong eh. Dati paborgahan eh. Ano ba yung pinakaunang memorable na kalapati mo? Lahat naman po ng ibon natin, memorable po yun, lalo yung pinagsimula natin. Ang sabi ko nga po, kahit anong buong loob nyo, pagka dumating po yung ibon nyo, lalo po yung aking basko, maniwala po kayo sa hindi. Subukan nyo po, pag hawak nyo yung cellphone, nanginginig, hindi nyo man lang mahawakan maayos, pipindot po kayo, maniwala kayo, pamali-mali. Ganun po kasimple, lalo po pagka nagsisimula. Subukan nyo po pagka kayo nagpa-uwi ng Tacloban, lalo po doon sa newbie. Subukan nyo kung hindi kayo manginig. Tignan nyo kung yung totoo yung sinasabi ni Bay. Magalong ka ba? Saya? Excitement? Hindi mo maintindihan. Hindi ma-define eh. Ang pinupunto dito ay yung tinatawag na excitement ng pag-iibong kakaiba. Mm-hmm. Diba? Yung feeling. Hindi mo ma-describe. Yung ganun ka simple eh. Parang hindi mo maintindihan bakit ang simple-simple na number hindi mo ma-type. Yun lang po. Naranasan mo na yung ganun, Idol? Nung tayo po ay nagpa-basko, kasi ang basko po natin ay nagkataon, nagpa-liburn po tayo dyan. Tapos pinagpala po tayo dyan, nakalima po tayong basko, dalawa po sa loob ko yung basko, Batanes. Tapos tatlo po sa iba't ibang loob, yun lang po. Tibay, mga line mo yung mga yun, yung tatlong nagbatanes. Nagkataon dugong. Ay, yung dinlag mo na nakaraan dito. Oo, nagkataon dugong bait lang. Ay, nilive mo, oo. Nagkataon dugong bait lang yun. Oh. Congrats. Pero bago po tayo nanalo ng Basko Batanes, nanalo po tayo ng 6 overall Babuyan Island winner kay Ramon Rivera. Dugong bait din po yun. Anong ano yun na idol? Anong line yun? Anong bloodline? PLDT sa Globe. Ano smart? Ano ba yan? Ah, hindi. Saka dito? Ayun yung mga lahi nila. Super Cock 8 overall. Si Super Cock 8 overall, 8 magkakapatid dyan. 5 winner dyan. Lahat producer. Nandiyan si Tac Forte. Tac 41, half-brother ni Super 8 Cock yan. Si Tac 41. Pwede ba nating ipakita, nandito ba yung pwede. Mga producer mo? Idol? Pakita mo nga, Chob. Para mas maganda, hawak mo. Ito si Tac 41. 8 silang magkakapatid. Pero ito, half-brother. Itong ibon na to nag-produce na ng maraming overall, tapos maraming winner. Pero ang the best dito, hindi naman yung overall eh. Hindi naman yung winner. Yung umuwi na lang yung pamilya niya consistent, taon-taon. Doon pa lang, nanalo na tayo. Kasi yung pagiging panalo na nag-overall, tsamba yan, ang tawag doon, buenas o tinadhana ka. Kasi hindi naman pwede mapasama lagi sa top eh. Huli niyang anak is yung ating 6 overall ng Super Smash Race ng NDR nitong 2021 ng MMFC. Medyo marami itong ginaba yung anak na ito. Actually, ito, kaya tinawag na Tac 41. Bali na solo ni yung ating kaibigan ni Dandan Reyes yung Tacloban ng MMFC. In short, yung MMFC na yun, isa lang nagpa-uwi pero kasama to sa umuwi. Live sana to kaso nakatop, pagtalo-talo. Wala tayong magagawa doon. Pero hindi man tayo tinadhana manalo, pero ito, ang daming nilabas sa ano, anak niya po yung si Tac 15,
si TAC 15 naglabas po ng 21 overall out of 4,468 birds ng MMFC 2017. Tapos sabi ko, 2021, 2015, anak niya rin, nag-produce ng Babuyan Island winner. Tapos pamangkin niya bali si Vasco Batanes champion. Tapos ngayon si Vasco Batanes champion, may winner tayo ngayon, 2K winner MPFL, 48 overall. Bakit mang pakinggan 48 overall? Kasi mabagal naman talaga ibon ni Bayet eh. Pero sumatotal, kahit mabagal, laging kasama sa kakagat. Laging kasama sa kakagat. Parang lamok lang, ganun lang kasi yun. Meron din isang anak, ayun oh, anak niya rin yung itim na yun. Ito anak ni TAC 41. Ito naman, ginamit ko, nag-produce ng 2018 Super 6K Tacloban Clacker. 4 months ko lang nilaban. Nakita sa video ko yan na hindi naglulugon yung ibon, batang-bata. Para si Bat, para si Bait, saka si Parerex, batang-bata. Ang gusto. Idol, sino naman itong napakagandang ibon na yan? Pagka nag-ibon si Bait, gusto yung pangit eh. Kasi pagka maganda, yun yung unang mawawala. Kaya huwag kayong kukuha ng maganda, kailangan pangit. Kasi katulad po nito, kung papansin niyo, parang semi-pigeon owl na. Ang iksi ng tuka, tapos ang ilong ganito. Di ba? Hindi po sa pagkakatiwalaan. Ang pangit eh. Pero ito po, maniwala po kayo. Gawa po ng walo silang magkakapatid. Kapatid niya si Tacloban winner, kapatid niya sa 7th overall. Si 7th overall, sa kahit ito, pinagbangga ako, naglabas ng Daddy Vasco. Si Daddy Vasco naglabas ng basket champion. Tapos winner ko ngayon 2021. Ayun, anak din yung Daddy Vasco. Grabe yun. Ito may anak dun sa baba. Ang anak niya si Mr. Producer of the Year 2017. Si Producer of the Year 2017, nag-2K winner ko kagad yung anak nun. MMFC out of 3,800 birds. Lapadis, napapanganga na lang ako dito habang sinasabi ni Idol Bait yung achievements ng ibon niya. Nagka-camera ako, nakanganga lang ako. Sobrang amazing talaga. Hindi, Idol, walang halong biro. Ba't nga pala, Idol Bait ang tawag sa'yo? Saan ba nagmula yun? Stitchel Bout ni paring Eddie Noble. Lagi tayong napupuri doon sa Stitchel Bout na yun. Naging Stitchel Bait. Di bait, hindi naman talaga mabait. Pero ayaw po kasi natin nakakakita ng, alam niyo, yung pakiramdam ng wala. Tapos di mo pa sasamahan. Samahan na natin. Minsan lang tayo dadaan sa mundong ibabaw, hindi pa natin punuin ng pagmamalo, malasakit sa kapwa. Alam niyo po, si ibon ang tumutulong, actually hindi naman si Bait eh, dahil wala naman pera si Bait. Ito, mabilisan tong ibon na to, bayaran nyo. Ibon, saan po, padala nyo po yung pera dun. Ganun po, si ibon, hindi po si Bait. Ano ba yung mga may papayo mo sa mga newbies, sa mga gustong magkalapate, yung mga rera, hindi lang basta mag-alaga ng kalapate? Magsimula po tayo sa tama. Siyempre, unang-una, dapat gusto at mahal mo yung ginagawa mo. Doon pa lang nanalo ka na. Mag-enjoy ka lang dito, nanalo ka na eh. Tapos, siyempre, tuturuan po kayo ng ganito, makakarinig po kayo ng ganito. Hindi po lahat ng naririnig nyo tama, hindi po lahat po na nakikita mali. Ang gusto po yung pakita natin dito is, kung may maganda po sa pandinig nyo, pwede nyo pong damputin. Kung pangit naman po labas sa kabilang tenga, kailangan materialis. Kahit anong sipag mo, kahit anong gusto mo sa ginagawa mo, pag wala kang materyales, walang mangyayari po. Ganun lang po kasimple yan. Sige po. Yun, words from a wise man. Words from a champion fancier. Dako, di ka ang champion. Yes, you are a champion. Yes, you are. Tayo ng gamit ko. Tayo ng champion. Tayo ng gamit ko ng champion. No. Shot, puno! I can keep a secret, kid. You got my mind on your body and your body on my mind. Got a taste for the cherry, I just need to take a bite. Ito mga kasubis, papatalo ba tayo? Idinalo tayo ng magandang lalaki dito sa tabi ni Bait. Tignan mo ang itsura, panalong-panalo, para lalaki lang. Bigay ko na sa magandang lalaki. Ito pong ibon na to, anak po ni TAC 15. TAC 15 na naman, pamilya. Nakita mo si TAC 41? Ayun po, anak ano mo. Ano na yun? Anak lang ni TAC 41 yun. Ayun yung po yung taon-taon na mayroon pa Tacloban. Kaya nga tinawag na TAC 15, Tacloban 15 yun. Si TAC 15 naglabas po ng overall natin ng 2017, 21 overall, out of 4,468 birds ang ginibanon.
Parang ayaw mo yata, ano? Hawakan mo ng ibo. Hawakan mo ng ibo ni Baet. Depress ako sa saya eh. Hawakan mo ng ibo ni Baet. Kalapate ni Baet. Kalapate ni Baet. Yun. Tapos, yung naglabas po ng 2020, third overall, yung kapatid pang isa nun, 2017, first overall, first Naga ng PHA ni paring Emil Romero. Yun lang po nagkataon ng nanay na ito. Doon po nung nakaano. Puro overall lang po yung inabot po na ito. Pero ayaw po yata, ibibigay na natin ng pusa. Tsokara na pusa, palitan natin pusa. Yung pusa, gusto ko lumilipad. Salamat, Idol. Yan, sakto. Biruan lang yun. Hindi. Kahit biruan yan, iuwi ko talaga. Ako nagbibigyo naman. Saktong-sakto. Kasi sabi ko lang sa uli kong vlog, mahilig ako mag-stack ng mga may white flights talaga. Baby, do better. Come, let me get you together. Turn off your phone. I'll use my tongue. I'll eat it all night. When I go deep, I slow it down just as I use my phone.